100.7 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan sa buhay natin ay nahaharap tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kontrolado. Pero nasa atin din kung pipiliin nating manatili o kumuwala na lang rito. Kaso lang minsan, ang mga bagay na kailangan mong bitawan ay siyang bagay rin na hindi mo alam kung papaano mo pakakawalan. Isang bagay na nagbibigay sa'yo ng saya at sakit. Ikaw ka, barangay, naranasan mo na bang makihati sa pagmamahal niya habang lantaran siyang nangangaliwa? Dear Mama Mia, sabi nila, masakit pagtaksilan ng taong mahal mo. At kulang na lang daw ay masiraan ka ng ulo kapag nalaman mo na niloloko ka na pala. Ngunit paano kung ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng permiso? Anong gagawin mo upang makawala sa ganitong sitwasyon? Yan po ang eksaktong tanong ko hanggang sa dulo ng kwentong nais kong ibahagi sa ating mga kabarangay ngayong araw. Pero bago po ang lahat, itago niyo na lamang ako sa pangalang Diane, Mama Mia. 30 years old at may isang anak sa kinakasama kong si Miguel. Hindi ko na lang po babanggitin kung taga saan kami dahil baka may makakilala sa amin. Palibhasa, nahihiya talaga ako pero nilakasan ko na lang ang loob kong sumulat sa programa mo, Mama Mia, upang hingi ng opinyon ng ating mga tagapakinig at sa iyong opinyon na rin tungkol sa kung ano ang gagawin ko matapos kong ilahad ang lahat-lahat. Katulad ng ibang magkarelasyon, nagkakaroon rin ng problema ang relasyon namin ni Miguel, Mama Mia. At kadalasan yun ay tungkol sa pera. Leche naman, Diane eh. Ang ingay-ingay mo. Kita mo nagpapahinga ako, di ba? Sa kayang anak mo, ngayon lang naman umiyak. Kung makaari ka naman dyan, napaka-OA mo. Halika na nga kay mama, baby. Alam mo, Miguel, OA na kung OA. Pero paano na lang kung kabagin tong anak mo kaya iiyak? Hindi mo man lang ba naisip yon? Nakakainis ka? Oh, tahan na anak. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si mama. Grabe. Akala mo naman pinababayaan ko yung bata. Hindi na ba ako pwede magpahinga? Napagod kaya ako sa buong maghapon na trabaho. Tapos bukas wala na naman kaming pasok. Pesting pandemic talaga to. Oh. Ay, ano bang plano ng management nyo? Hanggang kailan daw ba ganyan? Akala ko ngayong nasa GCQ na tayo, okay na rin ang pasok nyo. Yun nga rin ang akala ko, kaso mali pala. Marami pa rin sa mga kasamahan ko yung hindi nakakapasok. Yung iba nga nag-resign na lang dahil wala pa rin schedule. Mabuti nga ako kahit papano nakakapasok ng 3 beses sa isang linggo. Kaya lang, paano naman tayo mapapakain ng sweldo ko kung ganun ang ganun? May anak pa tayo! Sa totoo lang, minsan naisip ko na nga rin na maghanap ng trabaho para matulungan ka. Ngayon mo pa talaga naisip yan? Samantalang ang hirap-hirap nga humarap ng mapapasukan dahil sa pandemic? Ayos ka rin talaga, no? Saka sino mag-aalaga sa anak natin kung magtatrabaho ka? Ako nang bahala sa inyo. Kaya ko na to. Suggestion lang naman yung sa akin, Miguel. Kung hindi naman ako magtatrabaho sa labas, siguro pwede ako magbenta ng pagkain dyan sa tapat pandagdag kita man lang. Saan nga tayo kukuha ng puhunan?
Bakit, may pera ba tayo sa bangko? Wala naman, di ba? Saka hindi ka ba nakikinig? Tatlong araw lang sa isang linggo ang pasok ko. Magkano lang yun? Kulang pa sa pambayad ng renta, pagkain at pambili ng gatas ng anak natin. Kung bakit ba kasi mahirap na nga tayo, lalo pa talagang sinadsad sa hirap ng sitwasyon na to. Eh naniniwala naman ako na makakaraos din tayo. Tsaka hindi lang naman tayong nahihirapan ngayon. Marami sa mga kababayan natin yung ganito rin o mas malala pa nga ang pinagdaraanan. Aba, wala akong pakialam sa kanila. Sa lagay, iisipin ko pa ba ang problema nila? Samantala may sarili tayong problema? Pwede ba, Dayan? Huwag mo nga akong daanin sa ganyan. Ganito nagbubwisit na ako tapos para ka pang ewan dyan. Eh bakit ka ba nagagalit? Sa palagay mo ba may magagawang solusyon kapag nagalit ka? Tatabo ba tayo ng pera kapag ganyan ang ugali mo? Ang hirap kasi sa'yo, masyado kang nege. Ang dami mong iniisip na imbis na makatulong sa atin, mas nakakagulo pa. Kung ikaw kaya magtrabaho sa labas at bumuhay sa pamilyang to. Hoy, wag na wag mong isusumbat sa akin yan dahil simulat sa pool, alam mo ang responsibilidad mo sa amin ng anak mo. Saka akala ko ba ikaw ang bahala sa amin? Bakit biglang ganyan ka? Ganito siguro talaga kapag puro nakakainis na lang ang mga nangyayari. Miguel, naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Maniwala ka, ako rin. Naiinis din ako kasi bakit nagkaroon pa ng ganitong pandemya? Ngayon pa talaga kung kailan kailangan nating lumabas para kumayod, di ba? Kaso naisip ko, hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Kung wala tayong ibang gagawin kundi mainis o magalit na lang, wala mangyayari sa atin. Pare-pareho tayong mamamatay ng dilat ang mata. Kaya nga imbis na nagkakaganyan ka, tumayo ka na dyan at maghain ka na doon. May binigay na ayuda sa barangay kanina kaya may matino tayong ulam. Anong matino sa sardinas at noodles? Purgang-purga na nga ako doon. Pula na nga ihi ko eh. Eh mas mabuti na yan kesa wala. Ay nako, dami mo talagang reklamo. Bago mag-pandemic, Mama Mia, nagkakilala at nagka-developan kami ni Miguel. Pero naging magkatrabaho na po kami sa isang pabrika. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob ng time na yon. Mabulaklak din po kasi ang dila ni Miguel, kaya naman nahulog talaga ako sa kanya. Noong una ay wala pang nakakaalam ng aming relasyon, ngunit dala ng mga chismosa sa aming pinagtatrabahuan, ay nakarating nga po ito sa management at kinailangan na may isa sa amin na umalis. O pareho kaming matatanggal. Ako na po ang nagpaubaya, Mama Mia, at nang mabuntis naman ako, ay nagsama na nga kami sa iisang bubong. Bali ang siste, nagre-renta kami sa maliit na kwarto malapit sa pinapasukan ni Miguel. Pareho kaming dayo ni Miguel sa lugar namin at nasa malalayong probinsya ang aming pamilya. Kaya nga hirap din kaming makahingi ng tulong lalo na pag kailangan namin ng pera dahil wala kaming malapit na kamag-anak sa lugar. Kaya nga hanggang sa maisilang ko ang anak namin noon, isang kahig, isang tuka pa rin kami. Mabuti na lang kahit papaano ay may naipon akong konti na siya ko namang ginamit sa panganganak ko noon. Ay, alam mo, naisip ko kung pinanganak lang siguro ako mayaman. Ibang tipo may asyenda, mga pabrika at maraming ari-arian ng nanay at tatay ko. Sigurado, hindi tayo isang kahig isang tuka ngayon. Kawawa naman tong anak natin. Baka mapariwara lang siya paglaki niya. Ano bang sinasabi mo? Kahit wala tayong kayamanan o ari-arian ngayon, may anak naman tayo, Miguel. At sapat na ang batang to para maging inspirasyon natin na magsikap tayo araw-araw. Nagsisikap naman tayo pero parang wala naman nangyayari. Lagi na lang kulang o di kaya sapat lang yung mga natatanggap natin kung para sa puhunan natin. Hindi ba talaga naaawa sa mga katulad natin ng Diyos? Hindi ba niya nakikita ang pinagdaraanan natin? Kung pwede lang isang araw, magising na lang ako na mayaman na tayo. Sigurado magiging masaya talaga ako nun. Pera na lang ba talaga magpapasaya sa'yo? Paano naman kami ng anak mo? Ano na lang kami para sa'yo? Statwa. Ay, nagtampo ka naman kaagad dyan. Siyempre, mahalaga kayo sa akin.
Hindi ko na yung kailangan ulit-ulitin pa sa'yo kasi matik na yun. Ay, eh kaso minsan hindi yun ang nararamdaman ko. Ano namang ibig mo sabihin? Napansin ko lang kasi na simula nung magka-baby tayo, parang nabawasan na yung pagiging malambing mo sa'kin. Daya naman, akala ko ba na pag-usapan na natin to? Saka ako pa rin naman to, yung dati Miguel na nakilala mo. Alam ko naman yun, kaya lang kasi mas madalas na tayong hindi nagkakasundo kaysa nagkakaunawaan. Tapos napalalapan itong pandemic dahil mas nahihirapan tayo sa nangyayari. Ikaw na rin na may sabi, nahihirapan tayo. Parang ang hirap naman yata maglambing sa'yo tapos araw-araw ko iniisip kung saan kukuha ng pambili ng pagkain natin. Isama mo na rin yung gatsa sa diaper ng anak natin. Intindi mo naman sana, Dayan. Hindi na tayo dalaga o binata. Ako pa talagang dapat umintindi. Hoy, para sabihin ko sa'yo ha, naiintindihan ko lahat. Kung makapagsalita ka naman, parang ikaw lang ang namumroblema. Ako rin naman. Hindi madali ang buhay natin ngayon at hindi lang ikaw ang nahihirapan. O di ikaw na ang magaling. Panalo ka na, talo na ako. Ikaw na itong nakakaintindi ng lahat. Alam mo, ewan ko sa'yo. Yung ugali mong yan ang tinutukoy ko. Habang tumatagal, mas lalo ka nagiging pilosopo. Yan ba ang epekto ng lockdown sa'yo? Ito ang epekto ng walang pera. Sa palagay mo ba, magkakaroon ka ng pera kung wala ka nang gagawin kundi mainis lang? Bakit? Kapag naging masaya ba ako o naging mahinahon katulad ng gusto mo mangyari, magiging maayos ba ang buhay natin? Babalik ba sa dating lahat? Hindi naman, di ba? Alam mo, ang mga masasaya lang at kampante ngayong may pandemya eh yung mga tao na may bilyones sa bangko, maraming ari-arian at walang iniisip na problema. Saan na talaga lahat katulad nila? Kaming high school graduate lang ni Miguel, Mama Mia. At kahit na hindi kami pinanganak na mayaman, ay may pangarap pa rin po kami para sa aming anak. Siguro hindi maiintindihan ng iba ang sentimiento namin at sasabihin, hindi na lang sana namin dinamay ang anak namin sa aming kahirapan. Pero malakas po ang paniniwala ko ng mga panahon na yun na pagsubok lang ang pinagdaraanan namin. Masipag naman kaming pareho at determinado pa sa buhay. Kaya lang, dahil nga sa pandemic, ay kinailangang magsara pansamantala ng pabrika na pinagtatrabahuan ng partner ko, Mama Mia. Tapos, nang nag-resume naman ang pasok nila, naging irregular ito. Kaya nga, hindi katakataka na maging mainitin ang ulo ni Miguel ng mga panahon na yun. Napilit ko namang inuunawa. Bagaman sa loob-loob ko, Mama Mia, ay hindi talaga ako sanay na lagi na lang kaming nag-aaway. Ang sabi nila, Mama Mia, ay lubusan mong makikilala ang isang tao kapag nagkasama na kayo sa iisang bubong ng matagal-tagal. Medyo totoo po yun, Mama Mia. Dahil unti-unti ay nakikilala ko si Miguel. Mabait naman siya at responsableng tatay sa anak namin. Kaso kapag wala siyang pera, mainit ang ulo niya. Akala ko tungkol lang sa hindi regular na pasok niya sa pabrika ang dahilan kung bakit madalas ay kinakapos kami noon sa pera. Pero nabanggit niya minsan sa isa naming pagtatalo na nagbabadya na naman palang magbawas ng empleyado ang pinagtatrabahuan niya dahil nga sa maliit na kita. At isa po siya sa mga napipintong mawalan ng hanap buhay. Parang pinagsakluban ako noon ng langit at lupa dahil paano na lang ang mga bayarin namin kung mawawalan siya ng trabaho. Kahit na sabihin natin na pwede nang lumabas ng bahay, ay hindi pa rin ganun kadali humanap ng mapapasukan. Umaasa na lang talaga ako na maaawa ang management sa kanila at matatapos na rin ang pandemya sa lalong madaling panahon. Ha
sumabay pa talaga tong anak natin. Oh, halika na, baby. Kakargahin ka na ni Mama, ha? Oh, tahan na. Nandito na nga si Mama. Tahan na ikaw. Anong sinabi mo, Miguel? Teka lang, ha? Para kasing hindi ko naintindihan. Ano ba kasi sa mga sinabi ko, hindi mo naiintindihan? Ang linaw-linaw naman nun, Dayan. Hinaan mong boses mo, pinapatulog ko pa tong anak mo. Ikaw ang labo mong kausap. Nagtatanong ka tapos bigla na lang magagalit kapag sinagot ko. Akala mo naman parang nakagawa ako ng malaking kasalanan. Hindi ka pa nakakagawa pero makakagawa pa lang. Alam mong hindi ganun yun. Plano mong magkaroon ng relasyon sa bisor mo samantalang pamilyado ka na, Miguel. Alin doon ang hindi kasalanan? Sige nga. At kakaiba ka rin ano? Ipinagpapaalam mo pa talaga sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Ganyan ka na ba talaga kagago? Ano pa sa palagay mong mararamdaman ko bilang babae at nanay ng anak mo? Bago mo ako sabihang gago, intindihin mo muna sitwasyon. Saka bakit ba nagre-react ka ng ganyan? Mas gusto mo ba na hindi ko sinabi sa'yo? Itarantado ka muna talaga eh! O, tignan mo! Pati anak natin ay iingayin sa'yo! Tahan na, sorry. Anak, tahan na, sige na. Huwag ka makinig sa siraulo mong tatay. Huwag ka nang umiyak. Kung wala ka naman matinong sasabihin, pupunta na kami sa higaan nitong anak mo. Teka, sandali. Nag-uusap pa tayo eh. Parang gago naman to. Ano bang hindi mo maintindihan? Huwag mo nga ipagpilitan na sangayunan ko yung tungkol dyan. Alam mo, kung hindi ko lang hawak tong anak natin, baka nasampal ko na yung mukha mo, buisit ka. Daya naman. Painggan mo muna kasi ako bago ako magalit. Gusto mong sabihin? Hindi ka pa ba tapos? Kasi kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan ngayon at nagagalit, may isip mong mahiya at manahimik na lang eh. Ay. Okay. Sorry na kung nasaktan kita pero maniwala ka. Hindi yun ang intention ko. Ang akin lang naman, inaloko ko ng bisor ko. Nakapalit ang pagkakaroon namin ng relasyon, ibabayaran niya ako. Pero yung relasyon naman na yun, hindi katulad ng sa atin. Wala lang yun. Walang kasamang feelings yun. Pwede ba? Huwag mo na nga akong gawin. Hindi kita ginagawang tanga. Sinasabi ko lang sa'yo na may oportunidad na nakalatag. Kailangan na lang natin sunggaban. Huwag mo nga ako idamay sa kagaguhan mo. Nananahimik kami ng anak mo. Extra income. Yun lang naman ang gusto ko maisip mo. Saka alam din naman ng bisor ko na may pamilya na ako. May asawa na rin yun. Kaya laro-laro lang to. Yun na nga ang hindi ko maintindihan eh. May asawa na pala siya pero bakit gusto pa rin niyang gawing komplikado ang lahat? Tapos plano pa niya talagang guluhin ang pamilya natin? Hindi mo malang ba naisip yun, Miguel? Ako na nga nagsasabi sa'yo na hindi mangyayari ang bagay na kinatatakutan mo eh. Kaya pwede ba huwag mo ang paunahan ng mga hindi pa nangyayari? Ang hirap kasi sa'yo, emosyon mo kagad na pinapairal mo imbis na yung utak eh. Kailangan natin ang pera, Dayan. At hindi natin masusustentuhan ang lahat ng pangangailangan natin sa kakarampot na sinasahod ko sa tatlong araw na pasok namin sa pabrika. Paminsan-minsan nga mag-isip ka rin bago ang umawa. Buisit ka! Ikaw ang buisit! Halos matumba ako mula sa pagkakatayo ko noon matapos ipaalam sa akin ni Miguel ang tungkol sa pinaplano niya, Mama Mia. Partida. Mukhang hindi po siya kinilabutan nang sabihin niya yon at pilit pa niya talaga akong kinukumbinsi na nasa matinong pag-iisip pa siya. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit nagalit talaga ako dahil isang malaking kabaliwan ang gusto niyang mangyari, Mama Mia. May ilang araw ko rin siya noong hindi kinibo at nagbanta ako na lalayasan namin siya ng anak namin kapag pinagpilitan pa niya ang gusto niya. At bagaman sinabihan niya ako ng maarte at makitid ang isip, ay tinigilan na rin po niya ang pagpipilit na pumayag ako sa plano niyang pakikikabit sa bisor niya kapalit ng pera. Akala ko talaga, Mama Mia, ay parte lang yon ang pagsubok sa aming relasyon na di katagalan ay malalampasan din namin. Subalit hindi pa po pala tapos magsaboy ng kamalasan ng tadhana dahil bigla na namang nagkasakit ang anak namin ni Miguel at kinailangan itong dalhin sa ospital. Akala namin ay simpleng ubo lang at sipon pero pulmonya na pala at umabot pa sa punto na nasa bingit ng kamatayan ang buhay ng kaisa-isa naming anak.
Wala kaming kapera-pera ng mga panahon na yun at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa bigla nang ang binanggit sa akin ulit ni Miguel na inalok siya ng tulong pinansyal ng bisor niya kapalit ang pagkakaroon nila ng sekretong relasyon. Alang-alang sa anak ko, Mama Mia, kahit labag sa loob ko na may makihati kay Miguel sa akin, ay pumayag na rin ako na tanggapin niya ang alok ng kanyang bisor. Kumusta anak natin? Okay naman siya. Ayan, natutulog na pagkatapos kong palitan ng diaper. Ay, mabuti naman kung ganun. Nag-alala talaga ako ng gusto kasi akala ko mawawala na sa atin si baby. Ako rin, Miguel. Akala ko mawawala na sa akin ang anak natin. Kapag nangyari yun, ako, masisiraan talaga ako ng ulo. Takot na takot ako nung sinugod natin siya sa ospital. Hindi ko alam ang gagawin ko sakaling... Tahan na. Di ba nga? Sabi naman sa'yo ng doktor na nasa mabuting kalagayan na si baby. Ligtas ng anak natin kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Teka, saan ka pala galing? Kanina pa kita tinetext kasi wala akong kasama dito sa bahay natin eh. Tsaka ano ba yung mga plastic na dala mo? Ah, ito ba? Mga pinamili ko sa grocery. Gatas, diaper ni baby at iba pang mga kailangan natin. Tingnan mo, ang dami, di ba? Sigurado matagal-tagal din 'to bago maubos. Saan ka naman kumuha ng perang pinambili mo niyan? Saan pa ba? Eh di dun sa, alam mo na. Alam mo, ang bait nga niya eh. Kasi dinagdagan niya ibinigay niya sa akin dahil naikwento ko na lalabas na sa ospital ang anak natin. Oh, ito. May bibigay ako sa iyong pera pang gastos mo. Bumili ka ng damit o gamit na gusto mo. Kasi nakabili naman na ako ng mga pagkain natin. Miguel, parang hindi ko matatanggap ang perang yan. Bakit naman? Ikaw na nga ito inaabutan ng pera, ayaw mo pa. Alam mo naman na pumayag lang ako na makipagrelasyon ka dun sa bisor mo dahil kailangan natin ng pampa-ospital ng anak natin, di ba? Oh, eto, nakalabas na sa ospital ang baby natin. At anong gusto mo sabihin? Tigilan ko na ang relasyon namin, ganun ba? Para namang hindi pwede yun, Dayan. At bakit hindi pwede? Malaki-laki na rin ang naitulong niya sa atin simula nung ospital ang anak natin. Nakalimutan mo na ba? Napakawalang utang na loob ko naman yata kung basta-basta ko nalang siya iiwan sa ere. Pero Miguel, hindi! Baka naman nauntog lang yung ulo mo sa kung saan. Anong sinabi mo? Kasi kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo. Diba? Napag-usapan na natin to. Pumayag ka nga eh. Nakalimutan mo na ba? Pumayag ako dahil nag-aagaw buhay noon ang anak natin. Pero bakit para bang nag-e-enjoy naman yata kayo? Ikaw ba, matanong lang kita ha? Nawala na ba dyan sa kukote mo na may pamilya ka na? Lintik ka naman, Dayan, oh! Siyempre, hindi ko naman nakakalimutan yun. Huwag ka sumigaw! Natutulog yung anak mo, oh! Pag nagising to, ikaw mag-ehele dito, buisit ka! Ikaw ang buisit! Ang gulo ng utak mo! At kahit kailan, hindi mo talaga ginagamit yung ulo mo! Nakalabas na nga ng ospital ang anak natin, pero may mga pangangailangan pa rin siya. May kailangan pa siyang inuming gamot, hindi ba? Ibig sabihin, kailangan pa rin natin ng pera. Kaya hindi ko pwedeng tapusin ang relasyon namin ng bisor ko dahil may nahihita pa ako sa kanya. Sana kilabutan ka sa mga sinasabi mo ngayon. Nagiging practical lang ako, kaya pwede ba wag mo akong konsensyahin ng ganyan? Ngayon, kung ayaw mo na itong pera binibigay ko, edi wag mo. Dami mo pa sinasabi. Isang linggo rin pong na-confine ang anak namin noon at sa tulong ng perang binibigay ni Miguel ay gumaling at nakalabas na rin po kami ng ospital. Pumapasok pa rin naman si Miguel sa pabrika at nag-aabot ng sinisweldo niya pero nagpatuloy pa rin po ang pakikipagrelasyon niya sa kanyang bisor. Dahilan niya ay hindi raw po namin alam kung kailan namin kakailanganin ng pera. Kaya't hanggat may pwedeng pagkuhanan ay sasamantalahin na raw po namin. Wala akong nagawa noon kahit na ayaw ko, Mama Mia.
Malaking bahagi rin kasi ng pambili namin ng gatas at diaper ng aming anak ay galing sa perang kinikita ni Miguel mula sa pakikipagrelasyon niya sa iba. Ayoko na lang pong idetalye ang mga ginagawa nila, pero alam ko po na may nangyayari sa kanilang dalawa. Alam ko po yun dahil nakikita ko ang mga kiss marks sa leeg at dibdib ng live-in partner ko. Sa maiksing panahon lang ay naging maayos po ang takbo ng buhay namin pagdating sa usaping pera. Pero pumakla naman at tumabang ang dati naming matamis na relasyon ni Miguel. Bagaman sinabi niya noon na huwag akong mag-alala dahil hinding-hindi niya kami ipagpapalit sa iba, lalo na nga doon sa bisor niya tanging pera lang ang habol niya rito, ay malakas pa rin po ang kutob ko na darating yung araw na manlalamig na siya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay nagpakamartir ako, Mama Mia. Kahit na alam kong nakakasuka na nakikipagsiping siya sa iba kapalit ng pera, ay pumapayag pa rin akong gamitin niya lalo na sa tuwing nakakaramdam siya ng pangangailangan. Naisip ko kasi kung pagbibigyan ko siya, baka ma-realize niya na mas masarap pa rin akong kasama sa kama kesa doon sa bisor niya. Tanga na akong tanga, pero nang mga panahon na yun ay desidido po akong bawiin ang dapat ay sa akin. Pakiramdam ko, makakatulog ako nito ng mahimbing. Grabe da yan. Habang tumatagal, parang nasasabay mo na yata ang resistensya ko ah. Nakailan nga ba tayong rounds ngayon? Dalawa? Tatlo? Miguel, hindi ka pa ba kontento sa akin? Naibibigay ko naman yung pangangailangan mo, di ba? Kaya hindi mo na kailangan bumalik-balik pa doon sa babaeng yun. Sana naman ba papunta ang usapan natin to? Panira ka naman ng mood eh. Nakakabwisit ka talaga kahit kailan. Pero ano pa bang kulang sa akin? Diba sabi mo, nasasabayan na kita kahit na ilang rounds pa ang gusto mo? Tapos sinusunod ko naman yung mga pinapagawa mo. Ang gusto ko lang naman, ako na lang. Huwag ka nang bumalik sa kanya. Alam mo, ang bagal talaga ng proseso ng utak mo, no? Hindi mo talaga ako maintindihan. Alin ba kasi ang hindi ko naiintindihan? Sige nga, sabihin mo nga, ipaintindi mo sa akin. Yung kapraningan mo at pagiging selosa mo, hindi ko maintindihan. Napag-usapan na natin to, diba? Sa sobrang daming beses na nga, malapit na ako magsawa. Puro ka duda, puro ka inala. Naglilihim ba ako sa'yo? Hindi naman, di ba? Kaya bakit ka na naman nagkakaganyan? Sa pagkakatanda ko, hindi naman ako nagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero hanggang kailan mo planong gawin ang bagay na yan? Hanggang sa lumaki ang anak mo? O hanggang sa mamatay ka? Hindi ka man lang ba nag-aalala na baka dumating yung panahon na kapag nalaman ng anak natin tong katarantaduhan mo, isumpa ka niya bilang tatay niya? Katarantaduhan ko lang ba talaga? Sigurado ka, Dayan? Baka nakakalimutan mo, may permiso mo ang ginagawa ko. Pumayag ka, ibig sabihin, katarantaduhan natin dalawa to. Walang yaka, huwag mo nga ako idamay dyan. Alam mo, wala akong pagpipilian noon. Kailangan natin ng pera at walang-wala tayo noon. Hindi ko naman maatim na pabayaan ang anak natin. Yun ang punto ko. Hindi naman ikaw ang grabyado rito. Katawan ko ang binibenta ko, kapalit ng pera na pantustos sa pamilya natin. Tapos ikaw pa tumiga na magreklamo ng ganyan? Bakit ba hindi ka na lang makontento? Sa'yo naman ako umuwi. Regular naman na may nangyayari sa atin, di ba? Ano pa bang gusto mo? Pero kasi lumalabas na pinagsasalitan mo lang kami eh. Pagkatapos ko, siya naman. Tapos ako ulit. Tapos siya na naman. Hindi ba pwedeng ako na lang at wala na siya, Miguel? Ay nako, napaka-arte mo.
Maarte na kumaarte! Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin! Pinaikinabangan naman natin ang pera binabayad niya sa serbisyo ko, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako rito at hindi ako magpapakapraning. Sarap ka ng buhay mo ngayon eh. Tapos nakukuha mo pa magreklamo. Makaalis na nga! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap, Miguel! Pupuntahan mo siya, no? Hayop ko talaga, napakawalang yamo! Mag-iossi lang ako dahil nauumay na ako sa pagmumukha mo. Buwisit ang buhay to, oh. Sinisira mo ang gabi ko! Akala ko lang pala kaya kong sikmurain ang lahat, Mama Mia. Pero nagkamali ako. Sa tuwing may nangyayari sa amin ni Miguel, ay hindi ko mapigilang makita sa bawat pagpikit ng mata ko ang mukha ng babaeng kaagaw ko sa atensyon at katawan ng lalaking mahal ko. At hindi ko po mapigilang mandiri sa kanilang dalawa, pati na rin sa sarili ko, Mama Mia. Matapos pong mapansin ni Miguel ang panlalamig ko sa kanya ay nagsimula na rin po siyang hindi umuwi sa bahay ng madalas. Siyempre alam ko kung saan siya nagpupunta. Pero wala po akong magawa dahil sa umpisa pa lang ay pumayag na ako sa kalokohan nilang dalawa. Nang mga panahon na yon ay para akong kumuha ng bato na ipinupukpok ko sa sarili ko, Mama Mia. At doon na nga po ako nagdesisyon na ayoko na. Magsasalita na ako at maninindigan na tigilan na ni Miguel ang kawalang hiyaan niya dahil darating ang araw na ano na lang ang sasabihin ng anak namin sa amin na mga magulang niya. Kaya nga ginawa ko po ang alam kong tama, Mama Mia. Ayun ay kausapin si Miguel ng masinsinan na tapusin na niya ang pakikipagrelasyon niya sa bisor niya sa lalong madaling panahon. At sana magsimula ulit kami bilang isang maayos na pamilya. Handa naman ako noong kalimutan ng lahat ng nangyari, maayos lang ang pamilya ko, Mama Mia. Ngayon ka na nga lang umuwi, ang init pa ng ulo mo. Wala ka na bang ibang gagawin kundi magalit sa akin? At ikaw, wala ka na bang ibang gagawin kundi ang bungangaan ako? Kasi alam mo, nakakasawa na. Yan talaga ang dahilan kung bakit hindi ko dinadalasan pag-uwi rito. Kasi nakikita ko yung pagmumukha mo. Walang iya ka! Huwag mo nga akong balik na rin dahil alam natin pareho kung bakit ako nagkakaganito. Nagkakaganyan ka kasi praning ka. Saka sandali nga, ano nga ulit yung sinabi mo? Gusto mong hiwalayan ko ng bisor ko? At bakit yun magagawin yun? Alang-alang sa pamilya natin, Miguel. Gawin mo yun. Pwede naman tayo magsimula ulit. Lumipat tayo ng bahay. Magpakalayo-layo tayo, di ba? Kahit naman paano, may naitabi ka ng pera mula dun sa mga binayad niya sa'yo. Panahon na siguro para maghiwalay na kayo ng landas at tayo naman ang anak natin na magsama. Hindi ko alam kung kaya kong pagbigyan ng gusto mong mangyari, Dayan. At bakit? Sa mata ng Diyos, kami ang tunay mong pamilya. Pero hindi na ako masaya kasama ka. Anong sinabi mo? Pakiulit mo nga, para kasing nabingi ako, Miguel. Ay, ewan ko. Pero parang kapag nandito ako sa bahay kasama ka, parang nai-stress lang ako. Kaya minsan gusto ko na lang mapag-isa. O minsan mas gusto kong kasama siya. Dahil hindi naman niya ako tinatalakan ng ganyan. Inaalagaan niya ako. Binibaby. Kaya nga naisip ko parang hindi na ako masayang kasama ka, Dayan. Gago ka rin talaga, no? Gusto mo pa talagang palabasin na akong sumisira sa pamilya natin? Samantalang ikaw naman talaga! Ipapaalala ko lang sa'yo yung sinabi mo noon. Diba? Ibinida mo pa nga sa pagmumukha ko na hindi ka magkakagusto sa kanya. Na ako, kami ng anak mo ang mahalaga sa'yo. Tapos bakit bigla mo naman yata akong lilinyahan ng ganyan ngayon? Ewan ko, hindi ko alam. Kahit ako naguguluhan na rin sa nararamdaman ko. Ang gusto ko lang naman ay bumalik tayo sa dati. Yung bang magkaroon ng normal na pamilya.
Handa ko na mag-isang tabi lahat-lahat eh. At isipin na hindi to nangyari, Miguel. Hindi mo ba yun naiintindihan? Kailangan ka namin ng anak mo. Huwag mo naman sanang ipagkait sa kanya yung karapatan na magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Hindi tayo kailanman magiging masaya kapag wala tayong pera. At wala akong ibang alam na gawin para mas kumita na malaki bukod sa ginagawa ko ngayon. Kaya kung gusto mo pa rin magkaroon ng buo at kumpletong pamilya ang anak natin, huwag na huwag mo na ulit pangihimasukan ng diskarte ko. At kapag umuwi ako rito, huwag ka na rin dumaldal ng kung ano-ano. Kasi lalo lang talaga ako nasusuya sa'yo. Napakawalang yun talaga! Aray! Tingin mo yan! Buisit ka! Nakakawalang gana ka na talagang babae ka! Sana masunog na yung kaluluwa mo sa impyerno! Alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magsasabi na kasalanan ko rin naman kung bakit ako nasasaktan. Kung sana noong una pa lang ay hindi na ako sumang-ayon sa gustong mangyari ni Miguel, hindi sana niya isusumbat sa akin na magkasabwat kami sa katarantaduhan na pinaggagawa niya. At hindi rin po sana nagbabadyang mawasak ang pinakaiingatan kong pamilya. Gulong-gulo na ako, Mama Mia. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, lalo pat magpasa hanggang ngayon ay tuloy pa rin si Miguel sa pamamangka niya sa dalawang ilog. At bagaman umuwi pa rin siya sa apartment namin, ay hindi na po katulad ng dati ang aming relasyon at ang turingan namin sa isa't isa. Sa kasalukuyan, bagaman nasasaktan ang husto, ay pinilit ko na lang libangin ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtitinda online. Kahit papaano ay naitabi ko po yung huling sweldo ni Miguel mula sa pagtatrabaho niya sa pabrika bago siya tuluyang nag-resign doon. At yun po ang ginamit kong puhunan para makapag-reseller online. Nag-iipon ako, Mama Mia, dahil pinaplano kong umuwi sa probinsya namin kasama ang anak ko at tuluyan nang iwanan dito si Miguel. Hindi ko na po talaga kayang makisama sa kanya. Pero kapag naiisip ko na palalakihin kong mag-isa ang anak namin, ay natatakot ako. Hindi ko alam kung kaya ko o kung magiging unfair ba ako sa anak namin dahil lalaki siya ng walang ama. Kaya nakikiusap ako sa mga kabarangay natin na sana mabigyan nila ako ng payo at maliwanagan ako sa mga desisyon ko. Hindi ko na po kasi talaga alam kung saan ako lulugar at wala naman akong malalapitan. Sa pakikinig na lang talaga ng radyo at ng programa niyo ako kumukuha ng mapagkakaabalahan bukod sa aking munting hanap buhay, kaya sana ay matulungan ninyo ako. Maraming salamat, Mama Mia, kung sakali mang mapili niyong i-ere ang kwento ng buhay ko. Sana ipagpatuloy pa ng Barangay Love Stories ang makapagbigay ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang po. Lubos na gumagalang, Diane.